Sorry. Sorry, minsan masyadong prangka yung bibig ko, eh, no? Kaya napapaaway tayo. Hindi. Pero kung gusto nyo yumaman, no? Kailangan talaga magnegosyo. Tama? Eh, negosyo, hindi lahat ng negosyo gagana. Kasi 9 out of 10, no? Na bagong negosyo, lugi. Tama? Sino may kakilalang may negosyo? May kakilala lang, tangina. Ano ba to? Anong gusto niyo? Nakakita na ng negosyante? Okay, so may kakilala kayong may negosyo, tama? Kakilala niyo negosyo na nalugi. Tama? So halos lahat nung kakilala niyo nagnegosyo na lugi. Bakit siya nalugi? No? Mabilis lang kasi walang nagturo. Walang nagturo. Okay, I come from a long line of business people. Lolo't lola ko from China, pumunta ng Pilipinas. Yung lolo ko pumunta 9 years old. Lola ko pumunta 12 years old. Okay? Hindi sila graduate ng high school. Hindi sila nag-college. No? Pero yung lolo ko, English speaking. Yung lolo ko, no? He's from China, he's English speaking. Paano? Natuto siya sa mga Amerikano. Ang unang negosyo ng lolo ko, 10 years old, barter trade. Sa Ongpin, kumukuha siya ng sigarilyo. Tapos dadalhin niya sa American base, nakikipagpalit siya ng Yossi. Chocolate. Chocolate from the American base in exchange for cigarette from Chinatown. No? So doon siya nag-umpisa. Sa Amerikano siya natuto mag-English. Hey Joe. Yan. So he become good in English that the Chinese people, no, use my grandfather as a translator. Hanggang nung itinatayo yung Equitable Bank. No? Inalukan nung founder ng Equitable Bank yung lolo ko para maging co-founder ng Equitable Bank. No? Kung if you, sino yung alam yung Equitable Bank? Naabutan nyo? Oh, may edad na kayo katulad ko. Equitable Bank become Equitable PCI, become BDO. Okay? So yun yung history. Si BDO merged from Equitable PCI from Equitable. Okay? So, I come from a long line of entrepreneurs. Bata pa ako, maliit pa ako. May mga bata dito. Mas maliit pa ako sa mga edad ng bata dito. Negosyo na ang pinag-uusapan. Samantalang sa mga bahay-bahay ninyo ang pinag-uusapan, pagiging OFW, pagiging seaman, tama? Pag-graduate, papasok sa factory, papalitan yung tatay or yung lolo sa trabaho, tama? Kasi yung houseboy ng lolo at lola ko, no, yung anak niya naging houseboy ng tito at tita ko. Tapos yung anak niya naging houseboy ng mga pinsan ko. So tatlong henerasyon na silang houseboy sa pamilya namin. Bakit? Kasi mabait si lolo at lola, mabait si tito at tita, kaya nagtuloy lang nung serbisyo yung pamilya nila sa pamilya namin. No? The one thing that stops the Filipino from being great is the mindset of employment. Lahat kasi ang pangarap maging empleyado. Tama? Yung mga may anak ngayon, pinag-aaral, kung seaman ka, OFW ka, ang pangarap mo, yung anak mo mag-OFW, mag-seaman rin, para merong nagsasakripisyo sa ibang bansa para buwan-buwan nagpapadala ng pera sa mga naiwan sa Pilipinas. Am I making sense? Yan yung history ng buhay ninyo, tama? Yan yung history ng pamilya nung angkan nyo. Dati, magsasaka, diba? Ang mga may-ari ng lupa, yung mga hasyendero, yung mga may-ari ng lupa, no? Magsasaka, mangingisda, tama? Tapos yung anak, magsasaka rin, yung anak, mangingisda rin. So, it's always, the Filipino is always in service. Tapos yung mga may-ari, sila yung yumayaman, sila yung kumikita. Ang masama, sa haba ng panahon na ganito ang buhay ng mga Pinoy, tinanggap na nila na yun yung realidad. Na ang realidad, sila mayaman, tayo mahirap. Sila may-ari ng lupa, tayo taga-trabaho. Akala ko anak tayo lahat ng Diyos. Akala ko, nung pinanganak tayo, pantay-pantay. So hindi pala. Pagka pinanganak sa pamilya na mayaman, angat. Pagka pinanganak sa pamilya na empleyado, lubog. Okay? If you accept that mindset, then that is your reality. Okay? I start with, sinasabi ko, 50 million na watch.
Why? Because the number is too amazing. Presyong building, suot ko sa kamay ko. Pagsamahin mo lahat ng kotse ng Mercedes-Benz boys, mas mahal pa rin yung relo ko. So, the number is too amazing so that pampagising siya. Amazing na pampagising kasi tangina, magising ka, no? Bangungot yung buhay mo. No? Lumipat tayo dun sa pangarap na kayang tuparin. Huwag tayo dun sa puro bangungot. Lolo at lola mo naghirap, nanay tatay mo naghirap, ikaw naghihirap, ipapamana mo pa rin ba yung kahirapan sa mga anak mo? Okay? O, hindi. No? Maganda yung sagot, malutong hindi. Ang tanong, anong gagawin? Pagdadasal natin yan. Bahala ka na, Lord. Ha? Ilan henerasyon na rin kayo nagdadasal? Ha? Ilan ng simbahan ang naipatayo sa mga contribution ninyo ng mga ninuno nyo na bago bang buhay nyo? Hindi pa rin. Okay? It's not prayers that will change your life. It's a change in mindset that will change your life. No? Pag sinabi mo, hindi, sige, ganda nung iPhone, tatapusin ko lang to, pag nag-retire na ako, umpisahan ko na. Ha? Pag nag-retire ka na, nasa 30 countries na si iPhone. Mag-uumpisa ka pa lang. No? Ang alam mo, in 30 years, no? The moment you decide, ay, pag nag-retire na ako, in 10 years, in 5 years, tapusin ko lang. Pag nag-senior na ako, umpisahan ko na yan. Yes, it's never too late. Pero, the opportunity will be less and less. Kasi, in 5 years, in 10 years, alam mo ano nakikita ko? Yung mga foreigners na member ng iFern, galing ibang bansa, bibisita sa Pilipinas. Kasi syempre, gusto nilang makita yung headquarters ni iFern. Gusto nilang makamayan yung gwapong presidente ng iFern. Di ba? Ang masakit niyan, after nila ako kamayan, pupunta sila dun sa barangay nyo, tapos lalatagan nila yung kapitbahay nyo. Kasi hindi ka pa nagre-retire, di ba? Nag-aabang ka pa, di ba? Hindi ka pa nagre-retire. Kaya hindi mo pa naumpisahan si IFER. Nag-member ka pa lang. Hindi mo pa inuumpisahan. So yung foreigner dumating ng Pilipinas, after makipagkamay sa akin, pumunta sa barangay nyo, nilatagan yung kapitbahay mo. So yung kapitbahay mo ngayon, member na ng IFER. Na 30 years mo ng kapitbahay, pero na-downline ng foreigner. But wait, there's more. Yung kapatid mo, nalatagan din ng foreigner. Ang kapatid mo, ang upline foreigner na rin. But wait, there's more. Yung nanay at tatay mo, ha? Nilatagan ng kapatid mo na downline ng foreigner. Mm-hmm. Okay? So the opportunity will be less and less because you failed to move. Dahil hindi ka gumalaw. Okay. So yesterday, I have a short talk, maikli lang to, is about change. Kwento ko rin to kahapon. Does that matter to me? Kahit 10 lang yun nandito sa audience, kahit 20 lang, kahit 5 Mercedes-Benz boys lang yun nandyan, kahit na, I don't know, maybe 50, 60, 70 yung nanonood, no? Hello to our Facebook friends, yung mga nanonood, lalo na yung mga sa ibang kumpanya. Makinig kayo mabuti. Kasi ilalatag ko yung kukopyahin ninyo. You know, the vision of iFern is sharing prosperity, magpayaman ng tao. Kung ayaw magpayaman ng mga taga-iFern, edi payamanin ko rin yung sa ibang kumpanya. Alam mo, pumapalakpak sila pero masama loob nila. Tangina, sinampal ako ni Sir Tom dun ha. Nagagalaw na ako. Ha? The opportunity, kung hindi mo i-grab, it will belong to someone else. Tatandaan mo yan. Every time may dumating na Mercedes-Benz sa kasa, pag hindi napunta sa iFern yan, sa ibang tao mapupunta. Every time may dumating na Ford Mustang sa kasa ng Ford, pag hindi napunta sa iFern, mapupunta sa iba yan. Every time merong promotion sa kumpanya ninyo, pag hindi sa inyo napunta, napunta sa katabi mong empleyado yan. The opportunity, the blessings, parang ano yan, binabagsak ni God yan dito sa earth. Ang tanong, sinong sasalo? Sinong sasalo? Hindi naman pwede yung nakanganga ka lang ganyan. Babagsak sa'yo? Hindi. The blessings, ibibigay yan dun sa magtatrabaho. Okay? And it's not about
pagalingan ng prayers. Ha? 24 hours a day ako magdasal. Okay, yes, you pray for 24 hours. Anong naiambag mo kay Lord? Nag-pray ka? Yun ba yung ambag mo kay Lord? E kami, together with prayers, come action. Tama? Pag sinabi namin ni Madam, gusto namin makatulong, no? Aside from prayers, labas kami ng pera, magbibigay kami ng ayuda, no? When we do iFern Cares, di ba? Example, on this weekend, we'll be in Subic. We'll be well taken care of in Subic kasi dun sa Subic, nagbibigay tayo ng ayuda. Kilala tayo ng mga gobernador doon, kilala tayo ng mga congressman doon kasi tumutulong tayo doon. Tumutulong tayo sa taong bayan nila, no? We have given a lot of iFern Care support to their province. So when we say na we're going there, naka-ready. Naka-ready yung government official, mga police, whatever, para make sure okay kami ron. Kahit di namin hingin, gagawin nila yan for us. Because we take care of them, they will take care of us. So the Lord is the same. No? Don't say that prayers ka lang. Bakit yung mga pare, mga madre, prayers lang ba ginagawa nila? Hindi. Di ba? They go out to help people. Di ba? Yung mga madre, mga pare, magluluto sila, di ba? Papakainin nila mga indigent, di ba? Papasundo nila yung mga walang makain, pakainin nila, tulungan nila. It does not stop with prayers. So pag ay sabi mo, halika mga anak, magdasal tayo. Okay, nagdasal ka. Anong ginawa mo after mo magdasal? So prayers is not enough. The reason if you've been praying for 30, 40, 50 years, hindi nag-i-improve yung buhay mo, take it as a sign that prayer is not enough. Sinabi ba, nasa Bible ba na kailangan maghirap? Hindi ako expert sa Bible eh. Nakasabi ba sa Bible na kailangan maghirap ka habang buhay ka? Did God want everybody to suffer before you go to heaven? No. God wants you to prosper. God wants you to have a good life. Pero syempre, kanino ibibigay ni God yung blessing? Doon sa nagtrabaho o doon sa nakatunganga? Ayun. So, nagtrabaho. So, ngayon, if you pray for prosperity, tapos nadala ka dito sa iFern, tapos sasabihin mo, ah, baka hindi pa ito. Piling ko meron pang mas gwapo sa kanya. Piling ko meron pang ano, mas magandang opportunity. Yung yayaman pero walang gagawin. Yayaman, walang puhunan. Tangina. Tandaan nyo, itatak nyo to sa diary ninyo, sa cellphone ninyo, sa ano ang tawag doon, kasaysayan ng Pilipinas at ng buhay nyo. 2023, dumating na yung pinakahihintay nyo. Walang gagawin, walang puhunan, pero kikita. Di ako nagbibiro. Ang tawag doon, the TikTok Affiliate Program. Hindi ka mamumuhunan, kikita ka. Gusto nyo malaman? Sige, mag-pray muna kayo. Okay, so nandito ba yung clicker? Ayun. Oh, by the way, do you like my shirt? Yan. Tom Money Talks. Yan. Gusto nyo na yung t-shirt na to? Yes! Punta kayo sa Shein. Meron doon. Binigay to ni Madam sa akin kanina. Twinning kami nito. Meron din siya. Mura lang yan sa Shein. Feeling ko baka 35 pesos lang. Oo, talaga? Okay. So, sino nag-attend ng sizzle? Okay. So, if you attended the sizzle, you know, you already saw a big part of this. But I want to remind kasi hindi naman naka-live yung sizzle natin. So we're doing this para naka-live siya sa FB natin para pwede ninyong ipalabas doon sa mga tao ninyo, prospect, downlines, no? Whether active, inactive. Sabihin mo, wag ka sa akin maniwala. Kay Sir Tom ka maniwala. Panoorin mo to. Yan, di ba? Okay, so para hindi ka na mapagod mag-record, nasa FB Live naman yan. But if you want to record, it's okay also. Ha? Hindi ko kayo pinagbabawalan. Pero nasa FB Live to. Okay, iFern survive and conquer the pandemic because we are able to adapt and adopt. Sige nga, sabihin nyo nga, adapt and adopt. Wrong. Joke lang. Okay, when you say adapt,
nakiangkop tayo sa mga hamon ng panahon. No? The biggest challenge of the whole world was the pandemic. Okay? When you say adopt, niyakap natin ang mga bagay na kailangan upang talunin ang pandemic. Kasi there were two types of people, no, during the pandemic. Yung nagtago. Natakot, nagtago, hindi na makagalaw. Meron naman, no, ito ng pandemic, o sige, ito yung problema, ito yung oportunidad, anong gagawin? So I, Fern, belong to the second category. Nakita natin yung problema, so gumalaw tayo, no, para solusyonan or talunin yung problema. Adapt, binago ang mindset from offline to online. During the pandemic, when the lockdown happened, si Ifern, lahat ng leader, from Zach Lopez, pababa, lahat yan, walang tigil yan lumabas. Nakikita-kita na lang sila sa SLEX, NLEX, sa airport. Walang namamalagi sa bahay, no, before the pandemic happened. So, linipat natin yan lahat sa online kasi bawal lumabas o bawal lumabas. Tama? So, lahat na sa bahay, lahat nag-Zoom, lahat nag-FB, lahat nag-Messenger, lahat ng online platform. No, inumpisahan natin yan. We adopted technologies that can help us survive and thrive. Okay? That's another difference, no, between the two types of people, yung gusto lang mag-survive at yung gustong umasenso. Obviously, sa Ifern, gustong umasenso. The first luxury car club video of Ifern, 18 units lang. Right now, we have more than 118 units. Okay? Mini Cooper 65, no, Mercedes-Benz or Mercedes-Benz Katz, no, Katz Motor Products 51. Okay? So, anlayo na. Anlayo na ni Ifern from before pandemic. So, ito, sample po ng mga online activities, no? Titignan ko nga. In this room right now, we have one person with the mask. Dito, wala. No? In this entire room, isang tao lang yung nakamask. During the pandemic, pag nage-event ka, ay dalawa pala. Dalawa yung nakamask ngayon dito. During the pandemic, when we were doing events here, lahat ng tao na nakaupo dyan nakamask. No, we would do awarding, no, top 150, top 170, parang yung mga tao 30-30 lang yan dito, 30, tapos after awarding, lalabas yung 30, may papasok na naman na 30, aakyat ng stage, awardan, tapos lalabas, may rota yan. Tapos bago papasukin yung mga nakamask, naka-swab test pa lahat yan. No, ibang-iba yung during pandemic. So these are all of the online events, no? Of course, nalagyan na ng mga plexiglass yan, no? We did the online events. Tapos ito yung mga Zoom meeting. Ito, kaya tuloy-tuloy yung servisyo ni Ifern kasi kahit walang eroplano, sarado yung airport, no? Since we are one of the top clients of LBC, inarkila namin yung mga refrigerated van nila. Pinuno namin yan, no? Each refrigerated van would contain between 3 million to 8 million pesos worth of Ifern products. Tapos niroro namin yan, no, all the way Cebu, Davao, no, Zamboanga, nakakarating yung product natin kahit walang eroplano, kahit walang airport. Kung gusto, maraming paraan. Okay? So si Ifern yung pinakauna. Nang gising kami ng mga natutulog na executives ng LBC. Alam namin wala kayong opisina ngayon. Kailangan namin yung mga truck nyo. Gagalaw ba kayo o tatawag si Sir Tom sa boss ninyo? Yeah, kasama ko sa go-negosyo yung mga may-ari ng LBC, no? The Aranetas are, you know, parang part of the go-negosyo. So if hindi sila gagalaw, tatawagan ko yung mga boss nila. Eh buti na lang gumalaw sila. Hindi ko na tinawagan yung mga boss nila. Okay? So we pioneered this. Wala pang mga flights, tuloy-tuloy yung product ni Ifern sa probinsya. And even when Duterte announced the total ECQ, no, total lockdown, noong March 16 nag-umpisa, di ba? Tapos nag-extend. Meron tayong mga empleyado dito sa office, hindi na po sila umuwi. They volunteered to stay in the office. Sabi nila, wala rin naman akong gagawin sa bahay. Mas gusto ko na merong sweldo, merong hazard pay. Mas safe dito o sa opisina, malamig ang aircon. Kaya every week, even with ECQ, you ask the leaders, every week merong commission si Ifern. Never naputulan ng commission si Ifern. Ever since we opened the company in 2012,
up to now, 2023, never ni isang linggo delayed ang commission ni Ifern kahit total lockdown. Okay, you ask around, other networking companies were closed for 6 months. 6 months no operation. 6 months walang cheque. Kami alam namin na ang mga members namin, mga leaders namin, kailangan nila ng pera kaya hindi kami pwedeng magpahinga. Kaya linggo-linggo yung servisyo namin nandyan para sa kanila. Okay? So in 2023, we are going to adapt to the changing times. We are going to adapt trends that will help us continue to win. Kasi ang nangyari nung pandemic, no, the worldwide, because takot sa COVID, lahat gusto ng bitamina. Sabi ni World Health Organization, United Nations, Department of Health, IATF, kailangan ng vitamin C, vitamin D at zinc. No, ang galing ni iFern, no, pinagpala siya ng Diyos ang product niya, Fern C, Fern D, Fern Active. Kung gusto mong gumanda habang linalabanan ang COVID, mag-Aurora ka na rin. Okay? So kahit di ka lumalabas ng bahay, kailangan pa rin magsipilyo at maligo, Aurora Beauty Bar and Silver Fresh. Okay. So, ano yung bagong pandemic? The new pandemic is TikTok. Kwento ko na to sa Sizzle, kwento ko na kahapon, uulitin ko pa rin kasi maraming nakikinig pero hindi sumusunod. Okay? Oo, ganda daw ng TikTok. May TikTok ka na account ka na ba? Wala pa din. Ha? May TikTok account ka na ba? Meron. May basket ka na ba? Wala pa din. Okay? So, during the pandemic, product demand was created by COVID. Okay? Ngayon, wala nang COVID. No? Out of this entire room, dalawa lang yung nakamas, hindi natakot ang tao sa COVID. So, paano mag-create ng demand? No? We create the demand when we talk about the products. Pag shinare natin yung product, nagki-create tayo ng demand. Saan merong pinakamaraming pwedeng makreate na demand? Sa TikTok. 113.9 million ang tao sa Pilipinas, yung 43.4 million na sa TikTok. Top 10 TikTok user ang Pilipinas. Okay? Sinong may TikTok dito? Nakita nyo kung anong nangyari dun sa mga TikTok CEO? Yung mga bumili ng bagong kotse, no? Lahat binibili nila. Kasi ang yayaman na nila. TikTok lang. Sa TikTok lang sila yumaman. No? The TikTok shop is only 1 year old. Nag-meeting kami ni Madam sa headquarters ng TikTok shop. Sabi niya, our company is just 1 year old. Isang taon pa lang si TikTok shop. Sobrang dami na yumaman. Okay? Isang taon pa lang yung produkto, ang daming yumaman. E gaano nakatagal yung mga produkto na binibenta sa TikTok shop? Ganun lang din. Yung mga nag-umpisa po sa Shopee, sa Lazada, medyo may ilang taon na yung product nila, but definitely not as old as all iFern products. Definitely, walang world branding awards yung binebenta ng mga produkto sa TikTok. iFern products lang ang merong world branding awards na pwedeng mabili ngayon sa TikTok na inuumpisahan pa lang. So ang tanong, gusto nyo makasama dun sa mag-uumpisa or gusto nyo naman malagpasan ng swerte katulad nung nangyari nung pandemya? Okay? Kasi many people joined before the pandemic or during the pandemic, sila po yung may mga bagong kotse ngayon dito sa iFern. Sila po yung mga nakalipat sa malaking bahay ngayon dito sa iFern. So nung panahon ng pandemic, kung isa kayo sa mga takot, isa kayo sa mga nagtago, isa kayo sa mga hindi gumalaw, ngayon TikTok na lang to. Pati ba sa TikTok matatakot kayo? Okay? Kung yung COVID pag nahawa pwedeng mamatay, sa TikTok pag nahawa pwedeng yumaman. Pero pag magtatago ka, hindi ka pa rin mabibiyayaan. The choice is yours, not mine. Nilalatag lang namin sa inyo yung direction. The smart people like us, the rich people like us, ang lamang namin sa inyo, mas marami kaming alam na impormasyon. Mas matataas na tao yung kausap namin, alam namin kung anong nangyayari at pwedeng mangyari sa mundo.
So ngayon, nagbibigay kami ng tip. Kung ang tip na gusto ninyo, yung ending, kung ang tip na gusto ninyo, waiting, hi-alay, kung may hi-alay pa ngayon, so ngayon, ang tip na binibigay namin sa inyo, yung siguradong pwedeng yumaman. Ha? Kasi yung Pinoy gusto sugal eh. Diba? Sugal, tapos talo. Sugal, talo. Dito, ito yung sugal na siguradong panalo. Hahaluan mo lang, hindi prayers. Ha? Hahaluan mo sugal, tataya ka, magpre-pray ka, tapos dapat may action, tapos sigurado panalo. Okay? So ito, ako lang nag-search nito, itong screenshot na to sa akin galing, nag-type lang ako sa FB. Sabi ko, TikTok sellers, yan yung lumabas. 75,000 members, negosyante yan. Pagka sumali ka sa mga anong group-group, no, yung gustong mabuntis, gustong magkakotse, tama? Maraming group sa FB. Ito nakalagay, TikTok shop sellers. Ibig sabihin, yung 75,000 na yan, negosyante, negosyo yung habol. Kung dyan ka kakausap ng tao, di ba, out of 75,000 members, sabihin mo na 75 lang kayong miyembro ng iPern dyan, at ipaghati-hatian nyo na yung 75,000 members dyan, paunahan na, di ba? Kung marami kang resulta, or meron ka ng TikTok shop, meron ka ng pruweba, eh kumausap ka na ng tao. Kung naunahan ka dito, dilipat ka doon sa 46,000.3 members. Marami ka pa rin pwedeng makausap dyan. Tangina, pag sinabi mo sa akin, wala kang makausap, putang ina, tamad ka. Kasi 75,000 and 46,000 eh. Huwag mo sabihin sa akin na PM mo na sila lahat. Sige nga, pakita mo ang pruweba sa akin na na-PM mo na sila lahat isa-isa. Ganun lang naman eh. Kakausap ka ng tao isa-isa, hi. Hi sir, hi ma'am. Gusto mo po mag-reseller? Gusto mo po mag-reseller? iPern member po ako. Ano po to? World Branding Award, ganyan, ganyan, ganyan. Tama? Ang endorser ng Pern si Sarah Hero. Ang dami nating pwede ikwento. Di ka maubusan ng bala dito sa iPern. Pag sabi niya, legit ba tong kumpanya mo? Padala mo yung 1 minute, kausap ko si Yorme. Feeling ko, sir, mas legit kesa sa'yo. Okay, eto, para may idea lang. Si Serisei, kilala niyo to? Sino nakakilala sa kanya? Huwag tayo mahiya. Ah, nagti-TikTok na. Nakakilala sa kanya, o yan. 35.9 million. 48 hours. Ha? Kulang-kulang na lang, 1 million per hour. Ha? Pag nag 48 million to, 1 million per hour yan. Anong negosyo ninyo na kaya magbenta ng 1 million per hour? Kausap ko yung pinsan ko, may-ari ng Hanabishi. Sabi ko, kaya nyo mag 35.9 million in 48 hours? Sagot sa akin ng pinsan ko, hindi, no? Grabe yan. Oh. Gano'ng karami yung produkto ng Hanabishi? More than 100 kinds of appliances. Lahat ng SM meron sila. Pero hindi daw sila ganun kalakas. 35.9 million in 48 hours. Ha? Ito, ang labanan kasi dito, dami ng tao. When you divide 126,900 over 35.9 million, each product less than 300 pesos. Si iFern, meron bang product na around 300 pesos? Meron. No? Kung kaya nila magbenta dyan, kaya rin natin. Kasi pampaganda to eh. Eh, yung iPern product nakakabuhay eh. Diba? Ano namin yung testimony? Si Lolo, 2 years nang nakahiga, nabigyan ng Ferndy, after 1 week, bumangon. Tama? Maraming naghahanap ng solution sa karamdaman. Wala pang pumapasok sa TikTok para ibigay yung solution na yan. Kung yung gumanda, pwede rin lumaban naman ang lahat ng product natin pagandahan. Tama? F-collagen. Ang raming collagen binibenta sa TikTok. Ang tanong, saan galing? Sa atin, Jelita of Germany. Diba? Yung Wednesday, nung mini lady Wednesday, nagpakita ako ng mga slide. No? Presentation ng Jelita. Pinakita ko yung epekto nung collagen supplied by Jelita na laman ng F-collagen natin. Okay? Within 4 weeks, yung effect
ng F-collagen sa balat ng mga gumagamit. And is tested on 50 to 75 years old. Sipin mo yan ha, 50 to 75 years old, within 4 weeks, kayang i-improve yung skin mo. Ganun katindi yung F-collagen natin. Angat na angat lahat ng produkto ni iFern kumpara sa mga kumikita ng malaki ngayon sa TikTok. Ang tanong, kayo ba yung papasok dyan at kikita ng malaki? Or ibibigay natin dito sa 75,000 at 46,500 na nasa TikTok na? Kayo ang pipili niyan. Kung gusto niyo kayo yung makinabang or ibang tao yung makikinabang. Okay, so ito just a sample of the beauty negosyo package created by the mini ladies. Expect, no? Siguro in mga 2 weeks, meron bagong billboard sa EDSA, no? For the beauty and negosyo package of iFern. Para ma-promote natin ng maayos sa TikTok yung bagong programa ni iFern. Ito, very quickly lang, gawa ng isang mini lady, no, gawa po ni Ceci Rances to. Gumawa siya ng iba-ibang package, the Bait Kit, Power 4, Age-Defying Kit. No. Ito lang yung presyo, not 9.5, no, 1.3, 3.150, 3.150. No. Pinaghalo-halo niya lang yung iba-ibang kategorya ng produkto. Ito yung sample ng beauty negosyo kit, no? So, pagka nag... Sino yung mga member sa iFern? Taas yung kamay, mga member. So, when you offer a package at 9.5, you get 500, right? You need left and right, 9.5, 9.5, 500, 500 plus 1.6. So, dapat dalawang 9.5 yung pumasok para may 500 at 1.6. Dito, 4,007 yung nabenta mo, ang kita mo 1.9. Okay? Yung kausap mo, kung hindi niya kaya mag 9.5, kaya niya mag 4.7. Tama? Don't get me wrong. Kung full-time networker ka sa iFern, kayang-kaya mo mag-standard, premium, premium plus, family package, corporate, we are not stopping you. Pero yung mga downline mo na baguhan, or yung mga downline mo na tumigil, yung mga na-reject, hindi nila kaya magbenta. Kasi pagbukas pala ng bibig niya, networking ba yan? Pag oo niya pa lang, ayaw na siya kausapin. Okay, so meron akong sagot dyan sa inyo sa dulo. Kasi huwag mo na sasabihin kasing networking. Pag sinabi mong networking, ayaw na niya. Ayaw na niya pakinggan yung ganda ng produkto. Ayaw na niya pakinggan yung pruweba. Kasi doon pa lang sa networking na word, rindi na siya. Yun yung babaguhin natin. Huwag mo sasabihin, ba't mo pa sasabihin yung networking kung allergic siya doon sa word na yun? Diba? Iba sasabihin natin, iba yung baksakan natin. Yun pa rin tayo, hindi pa rin tayo nagbago. Ang babaguhin lang natin yung pananaw nung kausap mo sa negosyo mo. Kasi hindi mo na mababago eh. Kesa kausapin mo siya ng 2 oras, pare, di naman lahat ng networking pareho. Iba naman si iFern. Tignan mo naman yung itsura lang ni Sir Tom, ibang-iba. Kesa matuyo yung laway mo sa kaka-explain yan, huwag mo na lang muna sabihin yung networking. Ang sabihin mo, lehitimong product, World Branding Awards, mabenta sa TikTok, mababang puhunan, malaking kitaan, di ba? 20 years in the market. Doon pa lang. Para pagkausap niya yung mister niya, misis niya, hihingi siya ng budget para mag-invest sa'yo, ang tanong ka agad ni OFW ni Sima, networking ba yan? Pag oo mo, di ba? Kabilin-bilinan ko na sa'yo, kahit na anong negosyo, pasukin mo, wag lang networking. So, ba't mo bibigyan ng bala? Huwag mo sasabihin na networking para hindi ka mahirapan. Kasi pag nandito na yan sa loob, no, ang importante yung kitaan na. Hindi na yung kategorya ng negosyo. No? Eh, ganun ang Pinoy eh. Again, balik tayo sa mindset. Kaya mahirap yung Pinoy kasi na-stuck na sa utak niya ang mindset niya, empleyado siya. At na-stuck na rin sa utak ng karamihan ng Pinoy na ang networking pangit. Samantalang sa ibang bansa, lehitimong industriya ang networking. Pagka sa party, ha, sa party. Dito sa Pilipinas, walang magsasabi, "Hi, I'm ganito, I'm ganyan. What do you do?" Walang magsasabi, "I'm a networker." Pero sa Amerika, party. No? "Hi, hello, ganyan, ganyan, ganyan. Oh, you must be part of the bride, part of the groom, ganyan, ganyan. What do you do?" "I'm a networker." Alam mong sagot? "You must be a millionaire." Kasi pag sa North America, sa US, sinabing networker, alam nila, pag networking industry, mayaman yan.
Okay? Kasi the networking industry in the US is the same. It's populated by former architect, former engineer, former professor, former doctor, former nurse, former entrepreneur. So the Americans, now I'm not saying they're smarter than us, but the mindset is more open than the Filipino mindset. Kaya nga, dinadaanan lang tayo ng mga iba-ibang lahi, nagpapayaman sa bansa natin. Tama? Ang mga Pilipino, pinapadala natin sa ibang bansa para payamanin yung bansa kung saan madestino yung Pinoy. Lalo namang hirap yumaman ang mga ibang bansa kung walang Pinoy. Yung Middle East, subukan mo, tanggalin mo lahat ng Pinoy. Tingnan mo kung mayaman pa yung bansa na yan. Hindi sila makakagalaw kung walang Pinoy. Tama? Yung mga nagtrabaho sa mga Saudi Aramco, mga ganyan, lahat ng mga oil company sa Middle East, tanggalin mo lahat ng Pinoy. Kinabukasan, sarado sila. Yung Dubai International Airport, tanggalin mo lahat ng Pinoy. Bukas, sarado yung Dubai International Airport. Yung duty-free shop ng Dubai International Airport, tanggalin mo lahat ng Pinoy. Wala na silang bebenta. Namimigay na lang sila ng tubig bukas. Wala na silang may bebenta. Sarado lahat ng tindahan doon pag tanggalin mo ang Pinoy. Okay? But unfortunately, the Pinoy mentality allows that to happen. Tanggap nila. Kasi mas mataas lang na sahod sa Pilipinas, aalis sila. Hindi kaya yaman sa barya. Okay, ito yung sample nung kanina, yung bait kit, di ba? Ang puhunan mo, $8.45, benta mo, $13,455. No? Pasok ka na sa minimum wage, di ka na mamumuhunan ng pamasahe. Tama, power 4, puhunan mo, 2,000 ang tubo, 1,000, doble minimum wage. Hindi ka nagigising na maaga, hindi ka nasasakay ng jeep, bus, tricycle ng 3 oras para murahin lang ng boss mo pagdating mo sa opisina. Tapos pauwi, 3 oras ka ulit sa traffic. Di ba? Makabenta ka lang na isang set, may 1,000 ka. Okay? So ito yung beauty negosyo. Ito, age-defying kit, ganun din. 2,000 plus yung puhunan. Benta ng 3,982 yung tubo. And you can do any combination. No, sample lang to nung combination ng kit. Pwedeng pa isa-isang product. Which, I would say, 99% ng sales pa isa-isa. Okay? Ito, nag-umpisa po si Madam July 1. No? July 7 na ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, pang-walong TikTok live na ni Madam today. Gabi-gabi po nila ginagawa yan, no? Pakita ko lang some pictures. Yan, ito July 2, no? Pati Linggo, may TikTok siya. Ito yung sample ng basket. Tignan nyo, yung Fern D60, 680. Pero si TikTok ang nagbibigay ng discount, 620. So, meron kang kliyente, inalukan. Sabi mo, sis, bro, best friend, bili ka. 680 ang mahal naman yan, walang discount. Eh, bawal kami magbigay ng discount. May official SRP si Ivern. Sa TikTok ka nalang bumili. Doon sa TikTok live ko, merong discount. Kasi si TikTok ang nagbibigay ng discount. Tandaan nyo ha, ang bayad sa inyo ni TikTok, 680 pa rin. Si TikTok yung nagbibigay ng discount. Bakit? Kasi hinihila niya yung mga nagbebenta sa Shopee at Lazada para lumipat sa TikTok. Kaya nagbibigay siya ng discount. Namumuhunan ngayon si TikTok ng discount. Kesa maglagay siya ng billboard sa EDSA, namimigay siya ng discount sa bawat gustong bumili. Para tulungan yung mga negosyante katulad ninyo para mahikayat yung mga kliyente na bumibili sa Shopee at Lazada na lumipat sa TikTok. TikTok is slowly killing. Ha? Pinapatay niya si Shopee at Lazada. Yun yung goal niya. Mailipat lahat ng bumibili sa Shopee at Lazada sa TikTok. Kung ikaw duda ka, okay lang. Kasi kaya kong patunayan na ikaw yung mali. Ha? Kaya kong patunayan na mali yung iniisip mo. So by the way, ito po, sample po nung parang kahapon yata ito o nung isang araw, no, kasama si Des dyan. Ah, Wednesday to, Wednesday. After the Mini Lady Wednesday, no, nag-live pa rin sila, Madam. So each time po na mag-live sila, Madam, pinakamahina na benta, 2 oras, 11,000. Malakas yun, mahina. Yun yung pinakamababa, 11,000. No? Nag-21,000 sila, nag-32,000. Yung kagabi,
36,000. Dalawang oras. Ano pa sila kagabi ha? Technician difficulty. Hindi kasalanan ni Ruel sa kanino, kasalanan ng mini lady. Yung kabitan ng cellphone, natanggal yung pandikit sa ilalim. Di ba may parang ano yun, may suction cup? Natanggal yung suction cup dun sa plastic na kinakabitan. E pagdating namin ni Madam, pinipilit nila, balina ha. Ang galing ng mini lady, mini nga. Di ba? Parang yung sasabi, mga mini lady, mini lang yung utak. Putol na nga, ha? Nandyan. May mini lady tayo dito, ha? Si Jenny. Putol na nga. Pinipilit pa nilang, ginagano pa, putol na nga. Sabi ko, putol na. Akin na yan, meron ako mighty band sa taas. Umakit ako sa taas. Tangina, billion yung lamesa ko, di ba? Pero, nagtatanggal, in-screw ko, dinisassemble ko siya lahat. Dinikit ako, minighty band ko siya, nabuo ko siya ulit. Siguro yung holder na yun, ang pangit eh, ang nipis ng plastic. Piling ko, siguro, 80 pesos lang yun. Di ba? Tapos habang ginagawa ko, suot ko, 50 million na relo, di ba? Binubuting-ting ko siya. Nabuo ko siya, binaba ko dito, naikabit ko na doon, nakakabit na. Tapos ina-adjust ni Madam, di ba? Tangina, nabali ulit. Ibang part naman yun nabali. Di ba yung kinakabitan ng phone, gumaganon-ganon yun, yung may bilog, yun, doon sa bilog nabali. Sabi ko, teka, akin na ulit. Akita ko ulit sa taas, dinikit. 2 times ko siya dinikit. No, sabi nung mini lady, hindi, meron akong holder sa bahay, papalalamove ko. Sabi ko, pag dumating yung lalamove mo, wala na. Tapos na yung 11 p.m. No? Dapat 10 p.m. nag-umpisa. 11 p.m. na nag-umpisa kagabi. Delayed na ng isang oras, ha? Magugulat ka, minuto lang pag on ni Madam, 20, 50, 80, 120, 150, 180, 200, 250. Siguro 5 minutes, 250 na yung nanonood. 11 p.m. nagbukas. Late ng isang oras, 11 p.m. nag-umpisa, natapos 35,000-36,000. Check nyo na lang, post si Jelay, di ba? Parang 35,000-36,000 yung total niya. Okay ba yun? Hindi ka lumabas ng bahay, nangangak-ngak ka lang dyan sa TikTok, may benta kang 11,000. Okay yun, di ba? Okay. So ikaw, kung nahihiya ka mag-TikTok live, eh putangin na, kami nga ni Madam nandyan, mahiya ka sa sarili mo, mahiya ka sa 50 million ko na relo. Diba? Kung nahihiya ka mag-TikTok live. Ha? Again, balik tayo sa mindset. Sa Pinoy kasi, walang problema na utangan lahat ng kakilala. Ha? Walang problema magsinungaling sa lahat ng kakilala para mangutang. Pero nakakahiya magbenta. Baguhin nyo. Kaya ang pinakamayaman na lahi sa buong mundo, incheck. Kasi hindi nahihiya magbenta ang mga incheck. Kahapon, meron ako napanood TikTok live. Putang ina, incheck galing ng China. Hirap siya mag-English. Pero nagtitiktok siya sa Pilipinas. Friends, you buy 200 pesos only, 1,000 pesos. Putang ina, hirap siya mag-English. Pero nagtitiktok siya ang market niya, Pilipinas. Ha? Pati yung mga ibang lahi. Okay, so another picture. So as I said, every day, nagti-TikTok live po. Mamayang gabi, meron ulit si Madam, 10 p.m. ulit. No? Manood po kayo just for the experience, no? Para matuto, just to be educated. Yan, si Melanie, nandyan din. No? Bumisita rin si Melay. Okay, oh, so kung nahihiya ka, mahiya ka again. Mahiya ka sa relo ko na 50 million. Ayan ha. O, nasa TikTok yung relo ko na 50 million. Mahiya ka sa relo ko kung nahihiya ka mag-TikTok live. Mahiya ka na wala kang pera. Mahiya ka na magsisinungaling ka at mangungutang sa lahat ng kakilala mo. Na pwede ka namang magnegosyo na lang. No? Sinasabi na namin yung solusyon sa inyo. Gumalaw kayo. Okay, eto mabilis lang to. I'll just show you. Kasi ito yung video shoot nila, Madam, para dun sa billboard sa EDSA. Pa-play lang sandali. Segundo lang to. Okay. Okay. So kung ikaw, duda ka sa TikTok, ito na yung sinasabi ko. Pagdudahan mo yung putangin ng sarili mo. Kasi Universal Robina,
Nestle, nasa TikTok. Oh. Tang ina, ultimo gatas sa TikTok na bibili. Ha? Gatas, diaper, ha? Ano? Sibuyas, yes. Hindi, lahat ng product niya, oh, Payless, Swiss Miss, di ba? Oh, lahat, di ko nga kilala itong mga kachipan na brand na to eh. Milo, yan, Milo, Bear Brand, oh. Okay. Tawag dyan yung mga empleyado dito or yung mga nakapagtrabaho sa big company, FMCG. Ha? FMCG. Diba? Mga fast-moving product na to, nasa TikTok. Oh. So, mag-isip-isip ka na. Kung ikaw, duda ka, ay pagdudahan mo yung sarili mo. Kasi, mga billion na kumpanya to eh. These are considered the largest conglomerates in the Philippines. Ha? Global company to. Bawat bansa sa mundo, merong branch yan. Pumunta ka ng China, may Milo. Pumunta ka ng Saudi Arabia, may Milo. Pumunta ka ng Italy, may Milo. Lahat ng bansa sa buong mundo, may Milo. Nasa TikTok na rin. Lahat nasa TikTok na. Ikaw na lang ang wala. Kaya alam mo na, ba't naghihirap ka? Ha? Ba't hirap ka? Ba't kulang ang oportunidad sa buhay mo? Kasi sarado yung utak mo. Kasi yung mindset mo, sinaunang mindset ng Pinoy, no? Employees mentality. Kaya lahat ng lahi na dumaan sa Pilipinas, nagpayaman, puwera na lang ang Pilipino. Okay? Kastila, yumaman, Amerikano, yumaman, Hapon, yumaman. Yung henerasyon namin ng mga Injik, yumaman. Ngayon, Koreano na pinapayaman nyo. Alam nyo ba yun? Every time kumain kayo ng Anli Sam Gipsal, Koreano pinapayaman nyo. Samsung, Koreano. Ha? Mga kotse, no? Hyundai, Kia, lahat 'yan Korean brands. Okay? So I'm inviting you on July 10, 2 p.m. TikTok. TikTok Philippines. TikTok Philippines 'yung pupunta sa iFern para magturo. Okay? TikTok Philippines. Kung meron tayong tie-up sa Petron, sa Jordan, sa Mercedes-Benz, sa Mini, sa Samsung, sa Frutas. Ngayon, TikTok naman yung nakikipag-tie up sa atin. Sila po yung gustong pumunta dito para magturo. Okay? So, sa July 10, 2 p.m., you know, come here and attend. I will show this on, ano, I will show this on the Club 100. Hindi ko papakita to sa FB Live kasi baka mas maraming manood kapitbahay. Mas maraming manood yung ibang kumpanya. Kaya sa Club 100 muna natin ipalabas. Okay, this is the last one. I think this is the last slide. So in 2023, iFern is networking. But we're changing that in 2023. iFern is reselling. Okay? Hindi pa rin nagbago si iFern. iFern pa rin. Na-realize ko lang na mahirap baguhin yung mindset ng Pinoy. Kaya ako na lang ang mag-a-adjust. Di ba? iFern na lang ang mag-a-adjust. Kasi tangin na kahit na apat na oras mong kausapin, eh networking pa rin nga yan. Kaya ngayon, hindi na. Reselling kami. Oo. And wala pala dito yung ano, hindi ko na ipasama, yung image kahapon ni Rema. Nandyan pa ba? Yung ano, yung sa affiliate. Hindi ko pala nasabi yung ano, hindi pa pala nasama dito. Yung sinabi ko, walang puhunan, walang gagawin, pero kikita. Okay, hindi ko nakwento yung part na yon. Kasi there are two types of people on TikTok. No? Itong mga iFern members ngayon na papasok, no? We are calling you the TikTok reseller. Gusto nyo magbenta sa TikTok. Ang problema, hindi kayo sikat. Bakit hindi kayo sikat? Hindi ka marunong kumanta, hindi ka marunong sumayaw, hindi ka sexy, wala kang abs, wala kang boobs, wala kang puwet, wala kang mukha. Lahat wala. Ang meron ka lang, magbenta. So marami pong sikat sa TikTok. Dahil sikat sila, ayaw nila magbenta. Karapatan nila yon, sikat na sila. Di ba? Marami silang follower,
daan libo, milyon dahil magaling sila kumanta. Marami silang follower, daan milyon, daan libo dahil magaling sila sumayaw. Dahil sexy sila. Nagpapakita sila ng suso. Nagpapakita sila ng puwet. Tama? Paglalaki, nagpapakita ng abs. Totoo naman yun eh. So sikat sila. Marami silang follower. Alam nyo, mga brands, binabayaran sila para mag-post. Okay? Kunyari, mga lalaki, magandang abs. So, maghahawak sila, San Miguel Beer, hawak nila dito. Or hawak nila, Sabon, or whatever. Binabayaran sila para doon. Yung mga sikat na mga influencer sa TikTok, di ba? Magbebenta sila ng mga beauty CEO product, binabayaran sila doon. Daan milyon yung, ano, sorry, daan libo yung bayad kada post. Pwede isang post, 200,000, 500,000, minsan 1,000,000, 2,000,000 ang bayad para sa isang post. Okay? So, since hindi ka sikat, kasi hindi ka magaling sumayaw, hindi ka magaling kumanta, hindi ka sexy, wala kang mukha, di ba? So, ang meron na sa'yo, benta. Ang gagawin natin ngayon, hahanap tayo ng mga sikat sa TikTok. Kasi yung mga sikat sa TikTok, gagawin natin silang affiliate. No, that is the word for walang gagawin, walang puhunan, kikita. In the TikTok, masyadong matalino si TikTok. Yung mga sikat, ikakabit niya dun sa mga gusto magbenta. So, gagamitin ng mga gusto magbenta yung kasikatan ng mga sikat sa TikTok. Yung basket, ilalagay lang dun sa basket ng mga sikat. Habang nagsasayaw siya, habang kumakanta siya, may basket dito. Pag-click sa basket, basket mo yon. Kasi kayong dalawa yung nag-usap. Magbibigay ka ng commission. Tingnan mo to ha, ito naka-blue. Bakit? Kasi yung basket, ilalagay lang nung sikat yung basket mo sa basket niya. Pag nakabenta ng isang Fernplex, meron siyang 300 piso. Namuhunan ba siya? Hindi. Member ba siya? Hindi. May ginawa ba siya? Wala. In-upload niya lang yung basket niya, basket mo, dun sa post niya. Okay? Look at all of this commission structure. Pinakamura, 33 pesos, kape. All the way to 315, no? Meron 100, 135, 55 pesos, 60 pesos. Depende sa produkto, yung commission ng affiliate. So as a networker, what is the landscape for you? The level 1, yung pinakailalim, is the affiliate. Ito yung mga hindi nagmiembro. Hindi gusto magbenta. Wala siyang basket, pero may kasikatan siya. So yung mga reseller, maghahanap ng affiliate para mag-tie up sila. Si reseller, yung basket niya ilalagay kay affiliate. Every time may benta si affiliate, nakakuha siya ng order, yung taong bumili, diretso kay TikTok magbabayad. Yung order, papasok kay reseller. Si reseller yung magsusupot, pipikapin ni TikTok sa bahay niya, i-deliver ni TikTok. Bayad si reseller, bayad si affiliate. Walang ginawa si affiliate, kundi ilagay lang yung basket. Okay? So marami bang gustong kumita na walang gagawin? Marami bang gustong kumita na walang puhunan? Yun. In 2023, naimbento na. Ilang taon ko nang sinasabi, tangina mo, umuwi ka na. Walang ganon. Meron pala. In 2023, meron na. Walang gagawin, walang puhunan, pwedeng kumita. The name for that is the TikTok affiliate. So, TikTok affiliate, reseller. So, reseller, marami ka nang nabenta, happy ka na. Tapos nakita mo si Chano, naka-Jaguar. Nakita mo si Chano, ginto yung relo. Every week, bago yung Jordan. So, sasabihin mo, bakit pareho naman kaming iFern? Bakit ako, happy naman ako, no? Meron akong Jordan every 3 months. Bayad yung mga babayarin ko, yung mga anak ko, tuition, bayad, wala akong utang. Pero nakakainggit ang ganda ng kotse ni Chano. Paano magkaroon ng ganun? So, dapat si reseller ngayon, hindi lang siya titigil sa pagbebenta. Maghahanap siya ng kapwa reseller. Okay, so yun yung ikwekwento natin ngayon. Gusto mong kumita ng mas malaki, maghanap ka ng iba pang reseller. Tama? Tapos gusto mo kumita, katulad naman ni Zach Lopez, 4 million, 5 million naman, no? May Ferrari, may Land Rover, may Mercedes, may GTR, di ba? So, paano? Eh, kailangan maghanap siya ng maraming reseller na maraming reseller sa ilalim. Or,
the other word that we used to use a lot before, networker. You want to earn a lot, you need to have networkers under you. Tama? You just want to earn, no, a little bit more, you need to have resellers under you. You just want to earn for yourself, ayaw mong humawak ng tao. Gusto mo lang magbenta-benta, ayaw mong komplikado, ayaw mo ng meeting, ayaw mo pumunta ng FCC, ayaw mo pumunta ng CZL, walang problema, magbenta ka lang. So ngayon, no, i-reorient namin yung mga leader. Huwag niyong pagalitan yung downline niyo kung ayaw pumunta ng CZL. Hayaan niyo sila. Baka gusto lang nila magbenta-benta ng produkto. Baka ayaw nilang makisaya dun sa Metro 10. Naiinitan sila dun. Walang problema. We will create now two categories of downline. The downline who only want to sell. Happy na siya magbenta. Walang masama ron. Kasi pag tinuruan mo siya mag 4-piece, diba? The TikTok will be the ultimate realization of the 4-piece program. Okay? Kasi lahat ng produkto na mabebenta sa TikTok, pwede siyang i-encode as 4-piece na makukuha mo pa rin yung rank advance, makukuha mo pa rin yung e-points, lifestyle point. Lahat ng clubs gusto mong salihan, pwede pa rin. Pero puro produkto lang yung sa ilalim mo, hindi tao. So wala kang sakit, walang mangungutang sa'yo, walang iiyak sa'yo, walang upline, hirap na ako, upline, pautang ng pamasahe. Walang kakausap sa'yo nung ganon. Kasi masaya sila lahat, product, gumaganon-ganon lang sila. Okay? So that's the two type of downlines you will have. One is just the reseller, the other one who want to be a networker. And it will be their choice. Tama? Gusto simpleng buhay, walang kausap, walang meeting, walang CZL, walang FCC, walang leaders meeting, walang Zoom meeting. Pwede. Benta lang siya ng product. Every time mag-online siya, TikTok lang yung gawin niya. Okay? Turuan lang natin. Pwede mag-GGSR siya or mag-4P siya. Mag-encode lang siya ng tama para maximize niya yung pakinabang niya. Maximize mo rin yung kitaan mo. Tama? Hindi siya kontento sa pagbebenta ng product kasi na-realize niya, teka, pag hindi ako nag-online, wala akong benta. Tama? Kasi pwede naman may benta ka kahit hindi ka naka-online. Eh. Pagka-active yung mga affiliate mo. Pag yung mga affiliate mo masisipag, kahit natulog ka, bebenta ka pa rin. Yun yung ganda nitong programa na to. Technology, use the right way. Kasi marami naman technology, hindi mo lang alam kung paano gamitin. So what we're teaching you is how to use technology the right way and turn TikTok into the next pandemic. Turn TikTok into the next millionaire maker for iPhone. Turn TikTok into the next wave of great momentum. But it's not going to happen kung ikaw mismo wala kang TikTok account. It's not going to happen kung ikaw mismo wala kang yellow basket. It's not going to happen kung ikaw mismo walang laman yung TikTok mo. Hindi pwedeng gumawa ka ng TikTok account tapos zero post. Kasi pareho tayo. Kunyari, silang apat, saka ako. No, inaalok namin kayo. Kayo yung nandun sa TikTok Resellers FB group. Tama? Be, mag-member ka sa, ano, mag-reseller ka sa akin. So, titignan niya yung TikTok mo. Yung TikTok mo walang laman. Versus yung TikTok niya. Merong nagpakita siya ng, ano, may outing sa iFern, may event, sumasayo yung Mercedes-Benz Boys, meron siyang testimony ng produkto. Tama? Meron siyang award, no, bilang top seller or whatever. Ang raming laman nung kanya eh. Siyempre, pagpipili siya dun sa walang post zero, saka dun sa marami akong matututunan. Kasi sa post mo pa lang, kukopyahin pa lang niya yung video, marami na siyang post eh. Diba? Dun pa lang. Siyempre, kanyang siya sasali, dun sa may laman yung TikTok. Tama? Kung walang laman yung TikTok mo, ba't ako sasali sa'yo? Tingnan mo, habang nagla-live si Madam, may mga basher din. Titignan mo yung account. Kasi kagabi, meron kinikwento nila yung produkto. May sumagot dun, fake. Fake daw. So lahat yung mga nasa iFern na nanonood, sabi niya, ikaw ngang fake, walang laman yung account mo. Ikaw ngang fake, wala kang picture. Ginanon siya. Tinadtad siya ng mga maka-iFern. Tinadtad siya ng mga, wala, tumigil na siya. Hindi na siya nag-reply. Okay, tapos meron dun yung ano, si Anonymous. Basta lahat ng nagla-live sa iFern, sasabihin niya, your account has been tagged for violation. Please stop within 5 minutes or your account will be permanently disabled. Putang ina, fake account pala yun. Di pala galing sa TikTok.
Oo, kasi kagabi may pinakita sa akin video si Madam. Isa pa lang daw yung nanonood sa live niya, tapos may warning na. Paano nangyari yun? Diba? Isa pa lang yung nanonood. So lahat kayo, pag nagla-live kayo, may lumalabas na please stop your live in 5 minutes, i-click mo yun. Hindi kay TikTok galing yun. Hindi kay TikTok galing yun. Meron account. Ginamit niya yung logo ni TikTok or whatever, tapos fake siya. Kahit si mini ladies naging biktima nun. Okay? So, at the end of the day, you know, TikTok is just like anything else. Pareho tayong empleyado, nag-a-apply tayo ng trabaho. Mas marami akong experience, wala ka experience, pareho lang naman sa Saudi bibigay. Ako yung kukunin nung employer. Dito, ganun din. Ahente ka. Ikaw, itong ahente, no? Marami siyang experience. Ang pinagbabasihan kasi ng tao ngayon sa experience, anong laman ng TikTok mo? Pag dalawa kayo nag-a-alok, yung sa kanya, 30 yung post niya, ikaw ang post mo, dalawa, dun siya sa 30 sasali. Gets nyo? So, tingnan nyo, ako, verified na yung account ko sa TikTok. Wala akong ginawa. Gusto lang ako i-verify ni TikTok. Kasi, ka-verify naman talaga ako. Tama? Okay, so, TikTok verified my account. And, you know, I think this weekend or maybe next week, gagamitin daw ni Madam yung account ko. Doon daw siya mag-TikTok live. Doon daw sila magbebenta, no, with the mini ladies. Kasi they want to grow the followers in my account, no? So, sa akin, you know, thank you very much for TikTok, no, for verifying my account. And we will put it to good use. Gagamitin natin yan para mas marami pa tayong matulungan. Okay? We will put it to good use. Okay? So, clear ba ito? Naintindihan nyo? Okay? So, we need you to open your mind. Kung wala pang TikTok, gumawa na ng TikTok. Kung walang laman yung TikTok, nandyan yung account ko, nandyan yung account ni Madam, nandyan yung account nung mini ladies, nandyan yung account ng mga iFern members, mga Mercedes-Benz boys, mag-download na mag-download. Download ninyo yung video nila, tapos i-upload nyo para magkalaman na yung account ninyo. Kung meron kayong mga testimony ng mga nabentahan ninyo, Ferndy, Fernsy, Fernactive, Milka, yung testimony i-upload nyo. Diba ang dami dyan? Yung nagkasakit daw, si Lolo, 2 years nang hindi bumabangon, binigyan ng power trio, after 1 week, bumangon. Marami tayong matutulungan dahil dyan. Yung diabetic, wala nang maintenance dahil sa power trio. Tama, high blood, wala nang maintenance dahil sa power. Upload ninyo yan. Kasi dahil dyan, magkaka-customer kayo. Yung mga 5 years, hindi mabuntis, nag-power trio, nag-Ferndy, nabuntis. Oh, yun. Ang daming taong gustong magkaanak. So there's so many things that you can start doing. And umpisahan nyo na. Kasi para sa inyo to, hindi para sa amin. Okay? Parang mayaman na kami. Gusto lang namin tumulong makagawa ng maraming mayaman. Sana kayo na yung next. Okay? So, just the battle cry. Yung mga gusto lang makisigaw with us, tumayo. Pag ayaw, okay lang. Oh wait, by the way, nandito ba si Bob Eric Basa Babida? Nandito ba si Bob Eric Babida? Is he here? Nandito ba si Bob Eric? Nandito? Wala. Akala ko nandito. So anyway, these are mga rank advance checks, no? From 20,000 to 90,000. But kanina nagtatanong ko sa Mercedes-Benz boys, wala naman sila dito. So hindi ko nabasahin. Next time na. So for the benefit of the first timers, no? Taas po, kaliwa or kanang kamay. Pag sinabi anong kumpanya mo, make a fist, no? Hindi to pray over. Pag sinabi anong kumpanya mo, ang sagot, iFern. Sample, anong kumpanya mo? Yon. Tatlong beses po yan, yung pang-apat. Pag sinabing in 2023, ang sagot, iFern is global prosperity. Sample, in 2023? And finally, the Tagalog version sa 2023, pagyaman ay sigurado, iFern at ako, apply ng mundo. Are you ready? Yes! Anong kumpanya mo? iFern! Ano? iFern! I can hear you! iFern! In 2023? iFern is global prosperity! Sa 2023? Pagyaman ay sigurado, iFern at ako, apply ng mundo! Thank you.